Hi guys, ngayon ay magdidikit ako ng glass door sticker sa aming glass, sa aming glass door. Bago ko siya dikit, dapat ko munang linisin yung glass na pagdidikitan ng sticker. Ayan. Mas malinis, mas maganda kasi dun sa sticker na ididikit. Pag malinis siya, talagang kapit na kapit yung sticker. Pagkatapos ko siya guys, linisin, susukatin ko yung aming glass kung gaano siya kalapad para dun sa sticker na aking ikakabit ay magkasukat sila. So pagkatapos kong sasukatan, gugupitin ko na siya. Guys, kailangan, ito yung isa kong nagupit. So, dahil malaki yung lalagyan ko ng sticker, gugupit pa ako ng marami na kasing lapad nito, okay? Po ay ididikit ko na yung mga sticker at kailangan ko ng tubig para dumikit yung mga sticker. Guys, pag didikit nyo, kailangan ng maraming tubig para walang bubbles. Mapapansin nyo dito, pagka kukunti yung water na nilagay nyo, magkakaroon siya ng bubbles. So, ibig sabihin, hindi siya maayos ang pagkakadikit niya. Kaya kailangan marami siyang tubig. Guys, pag may bubbles kayong nakita katulad ng mga ganito, pwede mo siyang ibalik ulit na ganyan at dadagdagan natin siya ng tubig.
ulitin natin, guys. Kailangan ni-rub natin ang ating kamay para mawala yung bubbles.
1 hour later. Hi guys, tapos na po tayong magkabit ng glass door sticker. Medyo mahirap po siyang ikabit mag-isa, kaya mas mabilis po kung may katulong kayo sa pagkakabit po nito. Ang glass door sticker pong ito ay nabili po namin sa Shopee sa halagang 135 pesos at 45 centimeters na po ang kanyang lapad at 5 meters na po ang kanyang haba. Sakto na po sa ganitong kalaking pinto.